Magandang araw mga kaibon, yun, welcome back sa channel namin ulit, no? For today's video, yun, sasagutin natin yung mga ilan sa katanungan ng mga ano natin, newbie natin na ano, no? Na mga kaibon, no? Mga bagong subscriber natin na newbie. So yun, sagutin natin yung mga ilan sa katanungan nila, tara. So yun, no, ginabi na nga tayo sa ano, sa pagbablog natin, no. Busy tayo kanina eh. Pero sasagutin natin yung mga ilan sa katanungan ng mga ano natin, ng mga kaibon natin. So unang ano, question, no, ni Sir ano, Rackley De La Cruz, yun. Yun ang username niya sa ano, sa YouTube channel na nag-comment siya. Ang tanong ni Sir, nesting muna daw ba bago mag-mate ang mga alaga nating African lovebirds? So yun, no, merong mga African lovebirds na ano, magne-nesting muna bago sila mag-mate, no. Meron din naman na ano, sabay sila, no, nagme-mate tapos nagne-nesting. Yun, sa experience ko, halos ganun lang yung mga alaga nating African lovebirds dito eh. Habang nagne-nesting yung ano, nagne-nesting sila, nagme-mate na rin sila. Tapos pag natapos na silang mag-nesting, hindi na natin sila binibigyan ng malunggay. Yun, makikita mo yung hen nag-i-stay na sa ano yan, sa nest box. Kapag nakita mo na yun, nag-i-stay na sa nest box yung mga alaga mong African lovebirds, ano yun, naghahanda na yun, lalong-lalo na yung hen, no? Pag nag-i-stay na sa nest box, naghahanda na yung mga itlog. So yun din sa question ni Sir Rackley De La Cruz, no, pwedeng mag-nesting muna bago mag-mate. Pwede rin na ano, sabay, no, nagme-mate na sila tapos nag-nesting na rin. Kung hindi naman nagme-mate yung ibon mo, ibig sabihin hindi pa yan ready mag-breed. Pero bigyan mo sila ng nesting material para ano, mapabilis yung pag-breed nila, no. Isa yun sa ano eh ugali kasi nila, no, kapag binigyan mo sila ng nesting material, yun, magne-nesting na talaga yung mga yan. Pag matured na talaga, para mapabilis yung pag-breed nila, no. Kasi kung hindi mo bibigyan ng nesting material, yun, medyo matatagalan sila sa ano. May mga ibon kasi na ano, gusto na nang nagne-nesting muna, no. Gusto nilang ano, ayusin muna yung nest box nila. May mga ibon na ganun, matagal mangitlog kapag hindi mo binibigyan ng mga nesting material. So yun, yun yung sagot natin kay ano, Sir Rackley De La Cruz, no. Yun, pwedeng mag-nesting muna, pwedeng ano, sabay, no. May mga ibon kasi na ganun. Depende po sa ibon natin yan, kung anong ano nila, trip nila, no. Yun. Pero halos na mga ibon natin dito, kapag nag-nesting, nagme-mate na rin. Nakikita ko nagme-mate na rin, no. Pero yun, sir, ano, mas maganda, bigyan mo sila ng ano, isang ka ng malunggay para mapadali yung pag-breed nila, no. Tsaka siguraduhin mo na rin na ano, na matured na talaga yung mga alaga mong ibon bago mo isa lang. Kasi kapag hindi pa yan matured tapos sinalang mo yan, yun, baka matagalan lang ano, mas matagalan ka lang mag-breed, no. Dahil gagawin lang nilang tulugan yung nest box. Ganun yung ibang ibon, ganun yung ugali nila. Gagawin lang nilang tulugan yung nest box. Hindi naman sila mag-breed kapag bata pa, no. Talagang ano, mas matatagalan kang mag-breed ng mga ano, mga alaga mong ibon. Kaya pag sinala mo, siguraduhin mo na rin na ano, na matured na talaga yung mga alaga mong African lovebirds. Yun. So pangalawang question natin mga kaibon, no. Ang tanong ni Sir ano, Fred Morgan, no. Ang tanong niya, ano daw ba dapat ang gawin para mabilis magpares yung mga ano, alaga nating African lovebirds, no? So yun, meron tayong tinatawag na force pairing. Pag force pair natin yung mga ibon natin, yun, pinagpapares natin sila agad. So ano ba yung mga gagawin natin para magpares agad yung mga alaga nating African lovebirds? Ang gagawin mo, sir, dapat meron kang ano, carrier, no? Carrier. Tapos, ano, ayun katulad na sa likod ko, yun, nasa taas, yun, no? Carrier. Pag nilagay mo sila sa carrier, paliguan mo sila ng washout, no? Tapos babad mo sila sa araw ng mga 30 minutes, no? Meron tayong blood niyan eh, kung paano mag-force pair ng mga alaga nating African lovebirds. Mas madali kasi yun,
yung ganun na ano no, na paraan ng pagpapares ng African lovebirds. So yun, paliguan mo sila, pagsamahin mo sa carrier, paliguan mo ng washout para yung amoy nila maging magkapareho. Tapos yun, para mag-band sila agad. Babad mo sa araw ng mga ano, dapat umaga sir, para hindi masyadong mainit, huwag sa tanghali. Sobrang init na nun kapag sa tanghali, no? Baka mamatay yung mga alaga nating African lovebirds. Dapat sa umaga, mga 8 or 9 a.m. ganyan, no? Dapat mga 8 ganyan para mas ano, yung init hindi ganun ka ano, kainit yung araw, no? Yun, mga 8 a.m. Tapos huwag mo munang papakainin. Huwag mo munang pakainin, paliguan mo, babad mo sa araw. Paliguan mo ng wash out. Mga 30 minutes mo silang ibabad sa araw, sir, no? After 30 minutes, kung may single cage ka dyan, no? Single cage, pagsamahin mo sila doon. Sila, nung, yung silang dalawa lang, no? Para, ano, mag-ban sila agad. Ako kasi, ang discarte ko dito sa ibunan ko, yung pairing cage ko dito, nakaiwalay. No? Hindi nila nakikita yung mga nasa breeding cage ko. Wala silang ibang nakikita. Silang dalawa lang para mas mabilis silang magpares. Ganun yung ginagawa ko, sir, no. So yun, kung ano, pwede mo ring gayahin yun. Meron nga akong binaklas dito eh. Tapos pinagpares ko, no. Ngayon, ano na sila, banding na sila. Wala pa silang isang linggo na ano na binaklas ko, no. Tapos binigyan ko ng ibang kapares yung hen. Yun. Ngayon may kapares na siyang iba, banded na sila. Nakikita ko kasi kapag nagaano sila, nagdidiyet, magkatabi matulog, ganyan, ibig sabihin banded na yun. Pero hindi ko pa sinasalang. Pagpapahingin ko muna yung hen natin kasi galing sa breeding. Yun. Ganun lang ang gawin mo, sir. Tapos kung gusto mo na rin, ano, panoorin mo na rin yung breeding tips natin, no? Yung kung paano mag-force pair ng mga alaga nating African lovebirds. Nasa YouTube channel natin yan, makikita mo. Search mo na lang. Yun. Para mas maano mo, mas malaman mo yung ano, kung paano mag-force pair ng mga alaga natin, African lovebirds, no. Meron din kasi tinatawag na ano eh, ng natural ano pairing. Ibig sabihin, ilalagay mo lang sila sa pairing cage or sa isang flight cage, ayan mo na silang ano, magpares-pares doon yung mga ibon mo. Pero kung gusto mong ano, mapabilis, no, yun, tsaka kung gusto mong mag-project, yun, force pairing talaga yung ginagawa natin. So yun, sana nasagot natin ng maayos yung katanungan ni Sir ano, Fred Morga. Yun, Sir Fred Morga. Yun, maraming salamat. So yun, mga kaibon, no, hanggang dito na lang muna yung vlog natin para ngayong araw na to. Dalawa lang muna yung tinanong natin sa ano, ay sinagot natin sa tanong ng mga kaibon natin na newbie, no. Yung mga ibang tanong naman ng mga kaibon natin, so next naman natin sila sasagutin, no, mga kaibon. Pasensya na kayo, ha, medyo busy lang talaga, pero bukas siguro, kasi bukas mag-aabang tayo ng kalapati eh. Siguro mga bandang ano, after lunch magbablog ako, tignan natin kung masasagot natin lahat ng ano, katanungan ng mga kaibon natin. Yun. So yun, huwag nyo sana kalimutan mag-follow at mag-subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel, mga kaibon. Maraming salamat, ingat po, and God bless sa inyo lahat.